Hello mga ka-viewers, so welcome back to my channel. So ang video na ito ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano ba mag-connect ng signal light. Ito yung step-by-step procedure kung paano mag-connect, mag-install ng signal light sa sasakyan. So, pero bago yan, kilala mo na ako. Ako nga pala si Nicolas Caresosa Jr., isang third-year automotive student sa Bukidnon State University. Bago yan, ipapakita ko muna sa inyo ang ating mga gagamitin na materyales. Una, ito ating multi-tester. Pagkawa, meron tayong test light. Ang ito naman, meron tayong wire. At huli, itong ating trainer model, yung mock-up. So, tara na, simulan na tayo. Okay, so si Francis pa rin, ilalagay natin yung battery. Para malaman natin kung saan yung supply. So, negative. So, ilalagay na natin ngayon yung ating test light. Balik natin siya sa negative. Okay, para matest kung saan dito yung my supply. So, ito. Ayan, supply. Yan. Dahil ang gagawin natin ngayon ay signal light at saka hazard yun. So, directo battery siya kahit hindi mo na i-switch on yung susi ay gagana pa rin yung signal light natin. Pero depende din yun sa manufacturer kasi may ibang manufacturer na nakakabit sa on. Yung iba naman ay directo battery. So, ang gawin natin ngayon is i-direct natin siya sa battery para kahit naka-off yung susi ay gagana pa rin siya. Ngayon, so ito yung battery life. Ilalagay natin siya ngayon dito. Kuha tayo dito ng isa. Tsaka ilalagay natin siya ngayon dito sa flasher. Ano ba yung flasher? Yung flasher, ito yung responsible sa yung pag-blink-blink, yung ganun, ng signal light. Ilalagay natin siya ngayon dito sa, kita mo, FX. FX. Kasi for, ano yan, for fuse. So ito kasi ang... So, sa flasher relay, mayroon itong tatlong terminal. Kita nyo, X, L, at saka P. Pero dito, nakadepende kasi yan sa brand. Pero ito, nakalagay siya X, pero dito, FX, pero same function pa rin. Ito sa L for light. So, FL lang dito, pero dito L, pero same function pa rin. At itong isa, P, ay para to sa ground. So, sa kaso kasi nito is i-direct ground na siya. So, yung lalagyan natin ng connection ay dalawa lang. Yung FX lang at saka FL. So, yon direct ground na siya. So, ngayon naman, yung FL, ilalagay natin siya ngayon dun sa signal light common. Pero bago yan, hanapin muna natin kung saan ba yung signal light common, signal light left, at saka signal light right. So, ngayon, gagamit na tayo ng multi-tester. Pero bago yan, i-disconnect muna natin yung battery. Yan, disconnect na siya. So, gagamit tayo ngayon ng resistor. Para malaman natin kung saan yung left at saka right. Pero kung sa totoong sasakyan ay naka-color coding yan, pag may nakita kayong tatlo na pareho ang color, yun, posible sa kanilang tatlo, sa kanila, sila yung signal light. Kadalasan kasi mayroong green silang lahat, pero may mga, ano lang, may mga green with brown, green with red, green with black, ganun. So, ngayon, hanapin natin kung saan sa kanilang tatlo ang common signal light, ang left at saka right. So, dito, so, sa nakarang video na lakay na natin itong ito, nalagyan na to. So, ito na lang natira, yung tatlo. So, itong tatlo. So, pero hindi natin alam kung saan sa tatlong ito ang left, right, at saka common. Kaya gagamit tayo ngayon ng multi-tester. Okay, so test natin. Lagay pa rin natin dito sa kanyang ohms para matest yung kanyang continuity. Yan. At magli-left tayo ngayon. Test natin yung una yung right, doon, right. So, pataas siya, right. Ngayon, dito sa tatlo, hanap tayo kung saan yung common. So, ito, subukan natin to. Okay. Wala siya dito sa
Oh, meron. Yun, meron siyang connection. Ngayon naman, sa kabila tayo. So, dito tayo sa left. So, meron siyang connection. So, yung steady na natin yung black dito. Okay, so, na-off siya. Dito tayo ngayon sa left. So, steady yung black. Kasi, yan yung prospect natin na yan yung common. So, lipat natin mo ngayon. So, wala. So, kung wala siya, ibig sabihin, hindi ito ang common. Kaya, itong common ngayon, ililipat natin siya ngayon dito. Okay, dito. Oh, yun, gumana siya. Yun, sa nakikita nyo, gumana yung ating multitester. So, ibig sabihin, may continuity ito. So, dito naman sa kabila. So, left tong switch natin na, switch to left to. Itong isa naman is sa right. Right? So, hindi siya. So, i-switch natin siya ngayon sa right. Yun. Gumana yung multitester natin. Ibig sabihin, ito yung right kasi may continuity siya. So, steady lang dito yung black kasi pag nilipit natin siya, ay hindi na niya makukuha yung kanyang tamang switching. So, left, right, ito yung right, nakataas yung ating switch, lipat natin siya sa kabila. Okay, so wala siyang continuity. Ililift natin ngayon. Yun, meron na siyang, yun, meron na siyang continuity. So, itong black natin, ito yung common. So, tandaan natin yun, ito yung common. Common, yung isa is right, yung isa is left. Okay. So, dahil nalaman na nga natin kung saan yung common left and right, ngayon, lalagyan na natin siya ng wire. Ngayon, sabi ko kanina is yung FL para yun sa signal light common. So, FL. Lagyan natin siya ngayon dito. Saka signal light common. Ito, common. Ngayon, meron na tayong sa fuse, meron na tayong sa switch. Kita natin itong switch. Ngayon naman, hanapin naman natin dito sa mga heads nito kung saan yung signal light. Ngayon, kuha tayo ng fuse light at ilalagay natin yung battery para malaman natin kung saan yung signal light. Okay? So, ngayon, ilalagay natin siya sa positive. So, itong test light natin, ilalagay natin siya sa positive. Iyon. And then, dito, marami sa ito. Then, ang corresponding dito ng mga terminal, ito lang nandito. So, ngayon, hanapin natin kung saan dyan yung signal light. So, ito yung ground common sa kanilang tatlo. Ito, okay, sa park naman, ito wala. Isa, yun, ito kasi reverse ito. Itong isa, try natin dyan. Oh, okay, umilaw siya. So, ito yung ating signal light. Oh. Yan, signal light. Dahil nakita na natin ang signal light dito, lalagyan na natin siya yung wire. Muna po ng wire. Yan, lalagyan na natin. Okay? Dito naman sa harapan, safe access na rin. Hanapin natin. Saan yung signal light? Ito. Para sa ano yan? Park. Kasi yung signal kasi itong nasa baba. Ito sa park to. So, park yan. So, dito. Ayan, umilaw siya. So, ibig sabihin, ito yung signal light. So, ilalagay na namin na natin ngayon yung signal light. Okay. At ngayon, kung dito tayo harap, ito yung left. So, itong left, ilalagay natin siya ngayon dito sa left na kanyang switch. So, nalaman natin kanina pag test natin na ito yung left. So, ilalagay natin siya ngayon dito sa left. Okay, yun na. So, kulang na lang ng circuit natin para mabuhis yung right na signal light. So, hanapin natin yung right na signal light. Yun, para sa park light at signal light. Okay, so ito yung signal light. Tignan natin ng wire.
Gising na light. Doon naman tayo sa likod. Doon tayo sa likod. Natin natin dito ang sariling signal light. Yan, para sa ano yan, reverse. Sa, yun. Ito yung sa signal light. So, ilalagay na natin sa mga. Okay, signal light. So, same process pa rin sa kanina, ilalagay na natin siya dito sa right, kasi nga doon, right, dito left, so right. Yan. So, ngayon, kumpleto na yung circuit natin, galing sa battery, fuse, at dumaan siya sa flash relay. Ito yung FX, para yung sa kanyang blink-blink. Ngayon, FL, sa common, yung left at saka right, as dito na rin sa left and right. Ang signal ay kasi hindi na siya dumadaan sa relay. So, pero sa ibang manufacturer siguro, dumadaan siya sa relay. Pero dito kasi ito kasi yung basic lang talaga. Hindi ko alam sa ibang manufacturer kung idadaan nila sa relay. So, kompleto na yung circuit natin. Ngayon, i-test na natin kung gumagana ba talaga yung ating circuit. So, simula tayo sa left. So, left. Yun. So nakita nyo, kasignal light left siya at saka yung blink kasi ang responsible nun ay yung flasher. Pag hindi siya dumaan sa flasher, ay hindi siya magbiblink. Kabila dito sa kabila, okay pa rin. So ilipat natin siya ngayon sa right. Dito, switch natin sa right. Yun. Right, dito sa harap, switch natin sa harap. Okay, so ilaw siya. Ngayon, so, yung signal at saka hazard kasi ay isang circuit lang sila. So, ngayon, i-test natin yung hazard, yung emergency. Okay. So, nandito yung sasagyan na ito, sa model na ito, dito yung kanyang hazard switch. So, i-switch natin siya ngayon ng hazard. Yun. Yan yung hazard. Checkin natin sa recall. Oh, ito. So, naka-hazard siya. I-off muna natin. Okay. So, successful yung ating ginawa na installation. So, sana may natutunan kayo sa video na to at ma-apply nyo rin sa inyong mga basic lang na mga, especially yung may mga sasakyan, mga basic lang na problem. Ay, sana makatulong ito. At sa susunod na video, igagawa din ako kung paano mag-produce ng mga different lighting dito sa sasakyan. Disclaimer lang po, ang video pong ito ay para sa mga automotive student na kagaya ko at sa mga individual na gusto matuto ng automotive. Ang content po ng video na ito ay base lamang sa aking mga natutunan, sa aking napag-aralan, sa mga expert na aking hinihinga ng payo, kaya ko po nagawa ang video na ito dahil nga sa kasagsagan ng pandemya ngayon ay wala tayong face-to-face. Bilang automotive student, napakahirap po para sa amin na walang face-to-face. Kaya, ito yung nakikita kong pamamaraan upang makatulong sa aking kapwa estudyante. At the same time is, maibahagi ko ang aking konting kalaman dito sa automotive. Once again, nagpapasalamat ako sa Pilipinas State University at Automotive Technology Department sa pagbigay ng pagkakataon upang magawa tayo ng mga video. At the same time is, para makatulong rin sa aking kapwa estudyante. Yun lamang po at maraming salamat.